Have a blessed day, mga kaigso. Welcome po sa panibago nating vlog. Ito po ang Daily Dose. At pasensya na po kung natagalan po ako sa paggawa ng video sapagkat po naka-quarantine po tayo at wala po akong load para makapag-upload ng mga panibagong videos. Pero ngayon po, meron po akong magandang balita. Pero bago po sabihin sa inyo ang magandang balita ito, gusto ko muna ang ipagpatuloy itong episode na to. Minsan ba, o sa buhay mo, kasi ako minsan, palagi ko ito nangyayari sa akin. Yung nakakapanghusga ako sa ibang tao. Napapansin ko yung mali nila. Napapansin ko yung kamalian sa mga ginagawa nila. Hindi kaya, napapansin ko yung dumi sa kanilang pagmumukha. Ngunit hindi ko man lang naisip na meron ding dumi sa pagmumukha ko na kailangan kong punasan. Meron din ako mga gawain na kailangan kong tubunan. Mga maling magagawa na gagawa ko na kailangan kong ituwid. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo. Di kasi mabuti yung namumuna tayo ng kapwa. Tapos, sa pagpamumuna natin, nakakasakit tayo ng damdamin. Hindi natin alam na tayo rin pala mismo na meron dumi sa ating pagkatao na kailangan natin linisin bago natin imungkahi sa kanila na linisin nila ang kanilang sarili. Tulad nga po nung last video ko, kung sino po nakapanood doon, yung patungkol sa tayo ay mga defender at hindi mga offender. Tumutukoy kasi yun sa pagiging irresponsable natin kung tayo yung gagawa ng issue patungkol sa kanila. Tutumbukin natin yung mga mali nila na sinasabi, na ginagawa nila habang hindi natin natutumbok sa sarili natin yung kamalian din natin. Di ba? Dito sa videong to, sinasabi ko lang na dapat bago natin punahin yung kamalian ng ibang tao, tingnan muna natin yung kamalian natin sa sarili. Huwag tayong maging mapag-imbabaw. Tulad na mababasa natin yun sa Ebanghelyo sa Lucas 6:39 hanggang 42, sinasabi dito ni Kristo, maaari bang akayin ng isang bulag ang isa pang bulag? Hindi. Silang dalaway mahuhulog sa bangin o di kaya sa butas. At sabi ni Kristo, bago mo punin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, tignan mo muna ang dumi sa iyong mukha. Tulad nga ng kanta ni Rico G. Puno. Bago mo linisin ang dumis ng yung kapwa, punasan mo ang dumi sa mukha. Di ba? Napakaganda po itong paalala sa ating lahat na bago po tayo mamuna ng mga kamalian sa mga kapatiran natin dito sa ating pananampalataya, itignan muna natin ang ating sarili kung wala ba tayo nagagawang mali. Dahil pangit po na magmungkahi tayo na meron kang puhing sa mata sabalit hindi mo nakikita sarili mong puhing sa iyong mga mata. Naway mga kaigso, huwag tayong mapaging papag-imbabaw. Huwag nating isipin ang ating sarili ay mas mataas pa kaysa sa kanila sapagkat tayo'y pantay-pantay sa mata ng Diyos at tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Kaya mga kaigso, naway isipin natin mas gawin natin maging mapagmahal sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig at hindi Diyos ng kasamaan. Ang Diyos natin ay mapagmahal, ang Diyos natin ay mabuti sa ating lahat. Kaya nawa sa pamamagitan ng videong to, nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman o ng kaunting aral upang madala natin sa sarili natin buhay sa pang-araw-araw na paglalakbay natin sa mundong to. At ito nga po yung good news. Lumabas na po yung result ng swab test namin at ito po, naging negatibo po ako sa COVID-19. At salamat po sa lahat ng mga nagdasal, sa mga ipinagdasal kami rito. Maraming salamat po sa inyo dahil po naging negatibo po yung resulta at makakabalik na po ako sa trabaho. Salamat at napakalaking salamat sa Diyos sa panibagong buhay na to at sa panibagong pagsubok na ibibigay niya sa akin ay hindi ako magpapatinag. At mga kaigso, malapit na po yung food for the homeless natin. 8 araw na lang po
At sa mga gustong mag-donate, magbigay ng tulong nila sa gagawin natin Food for the Homeless, ay open pa rin po yung GCash account natin at yung EUB Bank account natin. Pwede nyo pong i-deposit at pwede nyo pong i-send sa akin. At mag-notify nyo lang po ako kung, kung kayo po yung nagpadala, para po mabigyan ko po kayo ng pasasalamat, ng personal pasasalamat. At nawa pagpalain pa tayo nawa ng Diyos. At ingat po tayo palagi, magsuot po lagi tayo ng face mask at madala po tayo ng alcohol para maiwasan po natin ang sakit na kumakalat ngayon sa buong mundo. At ipagdasal po natin ang buong mundo at ang buong sangkatauhan na naway matapos na itong pandemyang ito upang tayo makabalik na sa ating mga kanya-kanyang normal na buhay at pananampalataya natin at mga gawain natin sa pananampalataya sa tunay na simbahan. Mga kaiso, ulitin ko, keep safe everyone and have a good day. God bless.